Sabi mo, wala akong sample. Tsaka yung sample ka mo, walang visa yun. Sample lang yun eh. Eh, kahit naman pumunta ka SM, wala namang sample sa SM. Meron akong dala rito, trial pack. Ano yung trial pack na yan? Eh, tatlong sachet ito, 105.2 eh. Eh, kumari kita, 100 na lang, matikman mo lang. Maubos man yung product mo, may bumalik na pera sa'yo. Pwede mong i-register ang pangalan ng misis mo, pangalan ng kapatid mo. Diba? So, tip po sa inyo yan. At ito pa, tip ko sa inyo. Kapag may anak ka na pinainom ng VitaPlus, pumapasok sa school, huwag mong kakanawan. Pagbaunin mo lang siya ng tubig, tapos pagbaunin mo siya ng sachet. Pag nauuhaw ka na, lumapit ka kay teacher. Sabi mo, ma'am, pabukas, sasaling ko rito. Sabi ni teacher, ano ba yan? Eh, sabi ni daddy, eto pliers, basahin mo. Prospect si teacher. Okay? Pwede yun. Ito yung prospect si teacher. Parang siya na yung magkakana, makikurious siya kung ano yung kinakanaw ng bata. Diba? Eh, kung kinanaw na yan, di kala lang ng teacher kung ano yung pinainumun Diyos sa kanya. Kung ano po? Kasi magpapasok ka na, kaya may tip sa inyo po yan. Okay? Pampadagdag prospect. So, gamitin niyo produkto. Importante po yung magpatotoo kayo na kayo mismo nakalasa ng produkto natin. Baka mamay tanungin ka, ano ba lasa ng VitaPlus? Eh, mapaklapakla yata, mapahit-pahit yun. Hindi mo alam. Pag tinanong ka, ano ba yung sangkap ng VitaPlus na yan? Eh, alam ko puro, may okra, may ampalaya, may kalabasa. Pakbigya tayo inaalok mo eh. Diba? Kasi hindi mo alam eh. So, dapat alamin nyo. Ano yung limang gulay? Ano una? Pangalawa. Pangalawa. Pangatlo. Pangapat. Panglima. Ano lasa? Ano pa isang lasa? Oh, dapat alam mo po yung mga product natin. Para pag may nakausap ka, alam mo kaagad. Doon pa lang mapapaisip na sila. Imaginin mo, limang gulay, hindi mo kakainin, iinumin mo na lang. Okay? So, importante po yung product gamitin natin. Okay? Ano pa? Yung ating marketing plan, paniwalaan nyo rin po. Kung ito naging successful ang mga tao rito sa ating marketing plan, maniwala ka, magiging successful ka rin dito. Kung ano negosyo inaalok nila, yun din ang negosyo inaalok mo. Kung umasenso sila sa negosyo to, maniwala kang aasenso ka rin dito. Okay? Ano pa? Paniwalaan nyo rin po yung upline nyo. Sino yung upline? Kung ikaw to, yung taong kumaladkad sa'yo, nananahimik ka sa inyo, pinaglabas ka ng 6999, yan yung upline mo. Eh kung hindi dahil sa upline mo, wala ka dito. Di ba? Meron lang ako ikwekwento sa inyo. Isang araw po, meron pong nagagala na isang turista. Ngayon, natigilan si turista kasi may nakita siya nagtitinda ng mga loro. Sabi niya ngayon, magkano yung lorong yan? 10,000 po yung lorong yan. Napakamahal naman. Bakit napakamahal yung lorong yan? Eh kasi po, magaling po yung magsalita, ang galing po mag-motivate. Ah, ganun ba? O sige, ito na lang. Magkano yung isang lorong to? Ah, yan po, 20,000 yan. Ba't mo napakamahal yan? Eh kasi bukod po magaling magsalita yung lorong yan, ang galing din po magpaliwanag ng marketing plan. Ah, ganun ba? O sige, yun na lang. Yung mukhang tangang yun, yung payet na payet na yun, na mukhang galisin na nakaganong pa. Yun, magkano yung mukhang tangang yan? Ay, 50,000 po yung lorong yan. Yan mukhang tangang yan, 50,000 yan? Ba't naman napakamahal niyang lorong yan? Eh kasi po, yan po yung upline ng dalawang ito. Siya po nagturo sa kanilang dalawa. Ba't po kinuwento sa inyo to? Kahit mukhang tanga upline mo, paniwalaan mo yan. Parang bigla kayo nagtingin na sa mga upline mo. Kasi kung hindi dahil sa upline mo, wala ka dito. Diba? Kasi na-upline mo, nagbukas ng isipan mo eh. Negative ka nga, diba? So, dapat maniwala kayo sa upline mo. Okay? Wala po kayong karapatang magsabi na lahat ng kaya kumikita ang upline mo dahil sa trabaho mo. Wala kang karapatang magsabi na. Kasi bakit? Tandaan mo, isang side ka lang ng upline mo. Diba? May karapatan kang magsabi na kaya kumikita ang upline mo dahil sa trabaho mo kung ikaw ang left and right ng upline mo. Naloko ka ng upline mo. Pinaghiwalay ka.
So wala naman nangyayaring ganyan eh. Diba? So tandaan mo, okay, hindi mo pwedeng sabihin na kaya kumikita si Apply dahil sa trabaho mo. Mali mo, plus out ka lang kay Apply. Mali mo, lahat ng pasok mo, napa-plus out lang si Apply. Mali mo, waiting lang i-Apply niya. Hindi pa nakikitain yan. Eh kung ma-plus out pa yan. Diba? Huwag niyo pong pakialaman si Apply. Tandaan mo, hindi mo negosyo si Apply. Ang negosyo mo, simula sa'yo, pababa. Yan ang intindihin mo. Love and respect your Apply. Kasi iba rito, hindi lang nasuportahan, pinapatay na yung Apply. Pag tinanong mo, sino Apply mo? Wala na, patay na. Pero nakita mo yung Apply, nandiyan, naglalakad dyan. Pinapatay na yung Apply. Huwag ipapatay yung Apply nyo. Baka busy lang yan, hindi mo nakakalabit. Kalabitin mo ng konti. Diba? Baka nabibisi lang, marami hihintin. Alam naman si Apply, lutang ang utak lagi niyan. Eh, kaya huwag kayo masyadong maramdami kay Apply. Busy lang yan. Eh, kaya dapat dito, inaalam niyo yung mga bloodlines nyo. Dapat yung mga bloodlines mo, inaalam mo. Halimbawa, ito ka. Pag wala tong Apply mo na to, go to the next Apply. Alam mo yung susunod na Apply ko sa inyo yun. Doon ka magpasuporta. Kung wala pa rin yung Apply na yan, go to the next upline. Alamin mo yung mga bloodlines. Okay? Kapag wala pa rin yung upline na yan, go to the next upline. Siguro si Ma'am Doyle na yan. Okay? At kapag wala pa rin yan, ay huwag mong kalilimutan naman, greatest upline. Hindi ka pababayaan yan. Hindi kayo iwan. Diba? So, importante, lagi ka na dyan kay upline. Lagi ka nakadikit niya kay upline. Okay? So, love and respect your upline. Ano pa? Yung mga downline. Okay? Sino yung downline? Yung mga tao, kung ikaw ito, yung mga tao sa ilalim mo, yan ang downline mo. Kung wala ka pang tao sa ilalim, hindi ka pa upline, downline ka pa rin. Okay? Ang trabaho ni upline, ipower si downline. Kapag lobat ka, huwag kang pupunta sa mga downline mo. Mahahawa yan sa pagkalobat mo. Kaya dapat dito lagi, kapag nandiyan ang mga downline mo, lagi kang power. Pag lalo na pagka Friday, tinanong ka, Apply, magkano check-in mo ngayon? Power! Pag nagtanong, di magkano nga Apply? Grabe! At di pag nagkwentuhan sila ngayon, magkano check-in ni Apply? Power daw. Magkano nga, magkano nga? Grabe! O, di nila alam, 250 yun. Voucher na lang ngayon. Kailangan ng power ka pa rin. Diba? Hindi yung nakikita ka ng mga downline mo, nanlulumo ka pa. Ang mga downline mo, nakaasa sa'yo yan eh. Sa'yo kumukuha ng lakas yan eh. Diba? Kaya dapat pagka ikaw lobat ka, go up. Go up ka, pumunta ka sa taas. Kaya nga sabi ko kanina, alamin mo yung mga bloodlines mo eh. Doon ka magpapower. At kapag may nagpapapower naman sa inyo, ipower nyo. Ano ba ba yung mga downlines mo? Ano ba yung upline? Mukhang di ko na kaya upline. Hirap na ako. Sabi niya, oo nga, mukhang di mo na kaya, tumigil ka na. Ipower mo naman. Mukhang di mo kaya, wala ka lang na-invite, malis ka na rin. Ipower mo naman. Kaya mo yan. Kaya dapat napaka-importante yung tinatapik niyo po. Mga downline nyo, yung tinatapik sa balikat, importante yon. Iba ibig sabihin ng tapik. Kaya mo yan. Diba? Kaya mo yan. Eh, pagka napasobra, iba na ibig sabihin. Ang tanga-tanga mo, mag-invite ka naman. Iba na yung tapik. Diba? Kaya dapat huwag mo sosobrahan. 1, 2, 3, 4 lang. Ganun lang. Kaya mo yan. Kaya huwag mo sosobrahan. Pag sinobra mo, iba na ibig sabihin nun. Ang tanga-tanga mo. Mag-invite ka naman. Iba mo yun. Kaya iba mo yun, napapower yung downline mo. Okay? So, importante yan, ha? Okay? Kaya pag power ka, doon ka lang pupunta sa mga downline mo. Para huwag kang magpapakita na sa mga downline mo na lobat ka. Maniwala ka. Alam mo ako, may mga bagay. Ako, tingin nyo. Tanong-tanong mo kayo. Tingin mo, sino pa magpapower sa akin pag naglolobat ako?
Siyempre, greatest uptime ka nila. Okay, pero may ibang pa akong pinupunta bukod sa greatest uptime. Kasi yung, baka maraming pa siya iniintindi. Siyempre ako muna pa, panggat kaya ko i-power muna sa akin, sarili ko. Sa sarilinin ko muna. Pagka talagang medyo hirap na, saka ko pupunta sa kanya. Ano ang ginagawa ko? Dapat dito kasi, self-motivated ka. Kung gusto mo maging magaling na upline, self-motivated ka. Ako, isang pang-motivate ko sa sarili ko,